Diba labirin, kapayapaan mga kamalalakbay, narito tayo muli sa ating podcast na Pueblo Amante de Maria, ang ating Saturday Habit, ang ating pamimintuho sa Mahal na Birhen. At muli kasama natin ngayon si Brother Ivan Panganiban. Hello Brother Ivan. Viva la Virgen, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanalakbay. Welcome po muli sa ating pong episode ng Pueblo Amante de Maria. Kamusta po, Father Nante? Eto, malakas pa, buhay-buhay pa. Brother Ivan, siguro bago natin ibigay yung kung saan tayo pupunta, yung history, tsaka ipakilala natin kasama natin, pasalamatan muna natin ating mga viewers sa patuloy nilang pagsubaybay sa ating podcast, sa kanilang panonood, pagla-like at pag-share. Katulad po ng sinasabi namin, lagi po natin itong isa-share sa ating mga Facebook accounts para po mapanood ng mas marami pa nating kapwa deboto sa Mahal na Birhen. Ang hindi mag-share ng podcast na ito, papangit. Umapangit po. Kaya po, wag po kayo Brother mo. Ivan, saan ang punta natin ngayon? Diba nung nakaraan po nating episode, Father Nante, galing po tayo doon sa Batangas City, sa Basilica ng Immaculate Conception. Ngayon po, pupunta naman po tayo doon sa kanila pong napaka-espesyal po na shrine doon sa Batangas. Ito po ay isa pong nagsimula bilang isang kapilya po noong 1611. Matapos po matagpuan yung imahe ng Mahal na Birhen doon po sa Taal, sa Batangas. At natutuwa po sapagkat po marami pong mga milagro po ang ina-attribute sa Mahal na Birhen sa titulo pong ito. At minahal po talaga ito ng mga Batanggenyo at ng iba't iba pong mga deboto mula po sa iba't ibang lalawigan. Ito pong imahe ng Birhen po na ito ay nabigyan po ng pontifical coronation noong pong November 21, 1954. At ito po ang ikapito na imahe na naggawaran po ng ganoong grant noong pong sa kasaysayan ng ating simbahan. Nakakatuwa po Father Nante dahil ito pong simbahan po na ito ang nauna na simbahan po na maging miyembro po ng ating pong association, yung Association of Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines. Sila po ang unang founding member noong 1991 galing po sa lalawigan ng Batangas. Kasama po sila doon sa Big 15 natin. Eka nga po. The best noong pala kayo June, yes. Noong June 7, 2004 po, naideklara po sila bilang isang archdiocesan shrine. At noon naman pong December 3, 2011, sila po ang pangalawang simbahan sa buong Pilipinas na nagawaran po ng spiritual bond of affinity sa Papal Basilica of St. Mary Major po sa Roma. Mga kamalalakbay, huwag na po natin hintayin pa. So tayo po ay dadako sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Kaysasay sa Taal, Batangas. Maraming salamat, Brother Ivan. At alam mo, dalawa yung kasama natin sa podcast na ito, sa kwentuhan na ito. Unang-una na dito yung kanilang pinakahead o, ng kanilang shrine shrine pastoral coordinator ng Kaysasay. Nagsimula din siya maglingkod noong 2004. Mga kamanlalakbay, welcome po natin si Brother Samuel John Marvin Lascano. Hello, Brother Samuel. Viva la Virgen po, Father Nante. Viva la Virgen, Brother Ivan, at sa ating mga kamanlalakbay. At siyempre, kasama din natin ang pinakagwapo, ang rektor ng dambanang ito. 30 taon na po siyang pare, marami na po siyang karanasan sa mga dambana, sa mga parokya. At siya po ay pare o kabilang sa Archdiocese of Lipa, Batangas. Ang kasalukuyang rektor ng Kaysasay Shrine nung simula pa noong 2019. Mga kamalalakbay, welcome po natin si Reverend Father Raul A. Martinez. Viva la Virgen, Father! Viva la Virgen! Kapaya para sa ating lahat na kamalalakbay. Kumusta po kayo, Father? Okay naman. Sa'yo dito. Simula na po natin ang ating kwentuhan, Father, tungkol sa Birhen ng Kaysasay. Brother Ivan. Yes po. So, Father, Brother Sam, bigyan nyo nga po kami ng konting data po kung paano po ba nagsimula itong pagdedebosyon sa Birhen ng Kaysasay po sa Taal, Batangas. Okay, maroon na ako. Sam, Brother Sam, ito ay nag-umpisa. Matagal lang panahon matapos nga na
makuha sa Ilog Pansipit ang imahe ng Birhen ng Kaysaysay. At sa mga pagkakataon sa kanyang kasaysayan ay sa kanyang paanyaya ng Birhen na siya ay bahagi ng kaligtasan ng tao at paggawa ng mga kababalaghan o mga himala ng Diyos, nag-umpisa na doon ang mga tao na kilalanin siya way back 1611. Ayon sa ilang pag-aaral po, sinasabi na ang imahe ng na ito ay naiugnay ng ilang mga Chinese Filipino sa Taoist goddess na si Masu. Ano po, paano po ba nangyari ang paghahalin tulad na ito, Father? Analisa sa sagot na, Sam. Ano ang point ay, kasi nga yung noong panahon yon, 1600 na yon, ay marahil ang Batangas ay parte na ng commerce ng mga Chinese through their galleons na dumadaan dito sa Barayan Bay. At yung may proof na marami talaga mga batteries ng Chinese na talaga nakikita dito sa Barayan Bay. It's part of the history. Tapos ay sa kanya rin kasaysayan ay yung nga, they claim na itong na fish out na image is the same Chinese deity na tinatawag ng Matsu ng mga Chinese. Kahit nang malaman nila na ito yung nandito, they came here to see her and then give homage to her. And they say that in their terms, this Chinese Catholics ay tetong na parang in this one and the same is one and the same. The goddess is Our Lady of Kaysaysay. That's why they come here every September 3, you know, oh, to two images pa. Every September 3 for the past years. Ano nangyari pa po siya hanggang ngayon? So, hindi mga deboto pa pala, no? Yes, Mazu or Kuan Yin? Yes. Then siguro yung ang may mga workers din noon ng ginagawa ang church dito ay marami ay church Chinese workers. Kaya may element ang simbahan na makikita mo na parang nandoon yung touch of the Chinese architecture and designs. Nice. Thank you, Father. Si Sam yata may gustong idagdag sa kinukwento ni Father. Yes, bro. Yes, so ayun nga po, no? So siguro na rin po idagdag na rin po namin na siguro during that time din na nung history natin na very heavy yung trade along dito sa area ng Batangas, sa area na to, kaya just to add dun sa mga potteries na nakikita, no? So I think there was parang may project yata before na nakakita sila na actual Chinese potteries, Chinese na mga pinggan, no? So kaya very naging sikat din siya sa Chinese, and it so happened na this area was centered din ng commerce back then, no? So kaya ayun. Nice. Curious ako din sa pangalan na Kaysaysay. Yes, maganda nga po, no? Paano po ba nangyari po yung napangalan ng Kaysaysay? Mm-hmm. Ano po ibig sabihin? Ang Kaysaysay mula sa salita dito ng mga tao sa kanilang pagtawag sa isang uri ng ibon. Oh. Na tatawag nila ay kasay-kasay. Pero ito ay isang species ng kingfisher. Mm-hmm. But they call it kasay-kasay. Siguro, sa hirap ng pagsalita ng mga foreigners, the Chinese or Spaniards, naging kaysasay. Naging kaysasay. Ano po naging nagkaroon po ng ugnayan tong ibon po na ito doon sa storya po ng Mahal na Birhen po? Okay, magandang question yan, kamalalakbay. Kasi nga, sinasabi na ang image ng Kaysasa, ang Birhen ng Kaysasa, eh noong panahon yun na siya ay makuha, lagi siya nawawala sa kalinga ng pinaghabilinan. Oh. Lagi siya nawawala, umaalis. Tapos nakita siya doon sa isang lugar, near the church, somewhere dito sa Marikina, nandun siya nakikita sa puno ng sampaga. At doon ay nakikita na maraming ibon ng
sa ikasay na para siyang inaawitan lagi. Oh, okay. Kaya doon ako yung pangalan na Birhen ng Kaysasay. Ang galing. Yun pala yun, ibon Pala pala. yun. Is, ibon pala, yung ibon pala ang dahilan. Yung pala, Yes. nagkuhanan ng Brother pangalan. Ulo, Brother Sam, meron po bang mga natatanging kwento ng answered prayers sa Birhen ng Kaysasay na laging naaalala ng mga deboto? Yung paulit-ulit po nilang kinukwento, meron po ba? Bukod po dyan sa pag lagi siya nawawala, pumupunta siya doon sa puno, bukod pa po doon, meron po ba mga answered prayers na talagang hindi makalimutan ng mga tao? Alam niyo po, Father Nante, napakarami pong istorya na naririnig namin. Pero siguro po ilan sa mga tumatak sa amin ay yung number one ay napapanaginipan po yung image, no, ng ating mga pilgrims. And at the same time po ay ang dami pong mga number one example na po ay yung mga board passers. Tapos marami pong mga through the intercession of the Our Lady na talaga pong nag-grant, no? So yung iba pagkakaroon ng pamilya, yung iba pagkakaroon ng pagka-anak, yung iba health, no? So talaga pong ang daming stories, no? So minsan nga po pag tumitigil kami dito, ang dami namin na-encounter ng mga pilgrims na talagang makikita niyo po sa kanila, umiiyak sila, hindi po dahil may hinihingi sila. Umiiyak po sila dahil po sa natanggap nilang blessings. No? So yun po yung magagandang istorya talaga doon. Nakikita niyo po yung pilgrims na talagang masaya po sila sa lahat ng prayers na at meron din naman na iba na talagang hindi naman yung hinihingi nila pero they just let their faith na together along with the Our Lady, no, na kung ano man yung ibigay sa kanila ni God na kukuha nilang tanggapin with the use of faith and through the journey of the Our Lady, no. So parang instead of them asking miracles to God, they are letting God through the Our Lady na mangyari lahat kung ano yung plano ng Diyos sa kanila. At yun para sa akin po ang pinakamagandang nakita ko sa mga pilgrims namin. Kayo po, Father Raul, ano po ang nakita niyo sa ating mga kamanlalakbay? Thank you, oh. Brother Sam. Meron din kwento kayong nakikita sa panaginip, kaya na meron kwento nga dito ng sa kailang panaginip. May isang bata rito na hindi talaga niya kilala ang Bira ng Kaysasay. Pero pumunta rito siya kahit panahon ng pandemic at nakita niya talaga yung Bira na tuwa-tuwa siya na sabi nga niya, ito po yung nakita ko sa panaginip ko. Nice, nice. Amen. Brother Ivan, meron ko ba bang tanong ka na, Father? Siguro po kung titignan po natin, kung obserbahan po ninyo sa kasalukuyan, meron po bang parang isa o dalawang aspeto ng buhay na parang doon po talaga nakilala ng mga tao itong Birhen, or medyo parang ito po ba ay medyo mas general po na pagdedebosyon po sa Mahal na Birhen po? Well, para sa akin, nasa aking karanasan for the past 3 years, ang Birhen ng Kaysasay ay sa iba ay parang siya ay second to the last resort for them to be able to go to God, Mary towards her son, Jesus Christ. Sa mga panahon talagang parang wala na silang mapuntahan, talagang dumarating sila dito. Kila siya yung parang general na pagkakilala sa mga libirin. Talagang for them as they come here, when they see the lady, talagang siya yung talagang she's special. She's special. Yun lang kay yung kakaibahan for their request for o kaya siguro yung mga achievements in life, pero most ay healing. And then yung the comfort of going to a mother, seeking solace from a mother. Maraming ganun cases dito. Amen. Thank you po, Father. Ngayon po, Brother Ivan, Father Raul, Brother Sam, puputuloy muna natin ating masarap na kwentuhan para makinig naman tayo sa isang lay sharer. Reverend Franz, pasok. Viva la Virgen, kapayapaan po sa ating lahat, sa inyong mga kamanlalakbay. Napakaganda ng unang parte ng ating kwentuhan tungkol sa Our Lady of Kaysasay. Meron pala siyang Chinese na mga deboto, no? Ang galing. Ngayon naman, idadako naman tayo sa ating parte ng ating podcast kung saan makakarinig na naman tayo ng kwento
ng debosyon sa ating mahal na ina mula sa Basilica ng Taal, no, Parish Ministry of Social Services and Ministry on Liturgy Member, no, simula pa noong 2004. At siya ang kaisasay Shrine Pastoral Secretary and Lay Volunteer at isang deboto ng Birhen ng Kaisasay simula pa noong 2005. Pinapakilala ko po sa inyo si Ate Jennifer Manalo. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa ating lahat, sa ating pong mga kamandalakbay. Kayo din po sa inyo. Ayan. Napakarami niyo po palang trabaho, no, sa ating shrine, no, sa kaisasay. Ayan. Ngayon po, una ko pong tatanong sa inyo ay paano po kayo nagdedebosyon, no, sa ating mahal na ina? Ano po yung mga ginagawa niyong pagdedebosyon sa kanya? Ang pagdedebosyon po sa Mahal na Birhen ay hindi lamang po ang pagpunta o pagdalaw sa kanyang dambana araw-araw, kundi ang pagsasabuhay sa kanyang aral na patuloy na manalangin at manalig sa Diyos sa kanyang pamamagitan. Ako po, hindi man po ako makadalas makapunta sa shrine, pero po meron po akong prayer ng Our Lady of Kaisasay na akin pong dinadasal everyday. Then kapag malapit po yung kanyang kapistahan during 9 days novena, sinisiguro ko po na makadalo po sa lahat po ng novena araw-araw, kaya din po sa misa. At noong wala pa pong pandemic, sumasama rin po ako sa Dawn Procession every first Saturday of the month. Na naputol lamang po ito dahilan po sa pandemya, pero napagpulungan naman po ng council na muli po itong ibabalik ngayon pong darating na Mayo. Wow. Hanggang araw-araw, no, nagdadasal tayo sa pamamagitan ng Our Lady of Kaisasay, no. Sa inyo pong mga ginagawa na yan na pagdedebosyon, no, talagang debotong-deboto kayo talaga ng Mahal na Ina. Sino po ba talaga siya para sa inyo? Para po sa aming lahat, muna po, bukod po sa siya ang ina at reyna ng Arsidiosis ng Lipa, para po sa akin, ako po ay sobrang pinagpala dahil napakalapit ko po sa kanya, hindi po katulad ng ibang tao na dinarayo pa po siya para po makapunta dito. At para sa akin po, tinuturing ko po siyang isang ina na kapag gusto ko pong makipag-usap or humiling, ay agad ko siyang mapupuntahan. At alam kong handa po agad siyang ibigay po yung tulong ng isang ina, magbigay ng kapanatagan at pagmamahal po. Nanay na nanay talaga natin, no, na napakalapit sa atin ang ating mahal na ina, lalo na po sa inyo ang Birhen ng Kaisasay. Meron po ba kayong natatanging karanasan na pwede po nating ibahagi sa ating mga kamanalakbay na talagang naramdaman niyo yung presensya ng ating mahal na ina? Ang una ko pong karanasan ay noong bata pa po ako, kung saan po ang tunay pong nagpakilala po sa akin sa Mahal na Birhen ng Kaisasay ay ang aking tatay. Dahil po sa kanyang kwento, noong maliliit pa po kami na muntik na pong mamatay yung kapatid ko dahil po sa isang sakit. Noong sinabi daw po ng doktor sa kanya na malapit na pong mamatay, wala na po tayong magagawa, pwede niyo na pong iuwi yung anak niyo. Ang ginawa po ng tatay ko ay dumaan po sa shrine para po magdasal. And then, lasing po yung tatay ko noon. Kaya ang sabi niya po sa Mahal na Birhen ay, kung tunay kang milagroso, pagmilagrohan mo ang anak ko. And yun lang daw po ang sinambit niya. Pagkatapos umuwi po siya, nagpunta po ng ospital. At ang sabi po ng doktor ay, okay na po ang anak niya. So yun po yung kanunahan kong karanasan kahit na maliit pa lang po ako noon. At itinuloy-tuloy ko po yun dahil po lagi pong kinukwento ng tatay ko yun hanggang sa nung nagkaisip na po ako at nakakasimba na po ako, di pinagpatuloy ko lang po ang pakikipag-usap sa Mahal na Birhen para po
manalangin sa kanya, hindi lamang po porket may kailangan po kami, kundi ang palagi ang pasalamatan po siya sa biyaya na pinagkaloob niya po sa aming pamilya. Kiling. Kinilabutan po ako doon sa inyong kwento na no, gumaling yung inyong kapatid po, no? Tama, Yes no? po. Opo. Ang galing, no? Kaya, grabe, no? Tayo mga kamalalakbay, no? Katulad ng kwento ni Ate Jennifer, no? Marami tayong mga ganyang kwento nung talagang ang mahal na ina naghihimala, no? Sa ating buhay, no? Yung may mga pagkakataon na parang wala ng pag-asa, pero dahil sa panalangin ng ating mahal na ina, nagkakaroon ng himala, no? Dahil doon sa ating pananalig at sa tulong din ng ating mahal na ina. Talaga nilalapit niya ang ating mga panalangin sa Diyos upang pagbigyan tayo sa ating mga kahilingan. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi, Ate Jennifer, at tayo din mga mandalakbay, patuloy tayong manalig, patuloy tayong magdebosyon sa ating mahal na ina upang makagawa din siya ng himala sa ating buhay. Viva la Maraming Virgen, salamat po. Kayapaan po sa inyong lahat. Viva la Virgen, salamat Ate Jennifer ba sa sharing niya. Totoo talaga na masarap yung meron kang nanay na natatakbuhan. Lasing ka man o hindi. Ganda naman ang experience ng tatay niya. Palagay ko na wala pagka lasing mo. Balik na tayo kay Father Raul at saka kay Brother Sam. Opo. So Father at saka Brother, so ano-ano po ba yung parang maikikwento niyo po sa amin na natatanging tradisyon or festival o anumang ritual na ginagawa po ng mga taga Batangas sa karangalan po ng inyong patron na talaga pong espesyal at lagi pong ginagawa at dinadaos po ng mga taga dyan? Mga pahayag po. Ang mga pahayag dito ng devotion ay puno muna yung devotion tuwing Sabado, pero mas lalong marami dito pumupunta kapag first Saturday. First. From other provinces, they come here and then they bring flowers, prayers nila. Pero din, devotion din dito yung nakakwento na ng kanina na yung dawn procession ng first Saturday of every month na napatigil nga lang ng magkaroon ng pandemya. Tapos, kapag fiesta, yes, which is December 8, sa gabi ay mayroong pagkuposisyon sa ilog, pansitit, na nung ako'y dumating, nakaranasan ko pa yun ng isa ng 2019. Pero nang pumutok nga ang vulkan, naiga ang ilog. Kaya wala ngayon muna kaming fluvial procession. Pero yun ay bahagi ng tradisyon pa noong una pang panahon. Ganon din ay ang pagpuputok naman yung image ay dinadala sa Candelaria at ang Candelaria Quezon, smart ng mga devotees, mga Chinese devotees. 41 years na na ginagawa nila. Pero meron din mga devotees na nagpupunta rito na taga La Union, San Fernando La Union, ganoon din sa Batangas City na may kaugnayan na sa Matsu, at ganoon din sa Manila. Okay? So yun naman kailang practice naman yung pagpuputong naman. Yung kailang nire-request na yung image ay ipan sa kailang ulo kahit few seconds, part of their devotion. Tapos ganoon din yung pagluluwa. Pagluluwa. Yung prayerful way of delivering a parang a tula instances and then yun lang. So bahagi yun ng devotion dito sa bayan natin sa Kaysansa. Amen. Thank you, Father. Napakadami pa lang tradisyon sa mahal na bayan ng Kaysasay. Brother Sam, meron ka bang dadagdag? Siguro po hindi ko alam kung devotion siya, pero maganda na rin po nating idagdag na meron kami, nabanggit mo nga po, Brother Ivan, no? Meron kami spiritual bond of affinity sa St. Mary Major. No? So, kasama rin, pinagdiriwang din namin ang mga fiesta dito sa shrine, no? Especially nung sa mga Our Ladies, no? So, ayan yung mga Assumption. So, especially, may misa rin kami when it comes to the Our Lady, no? Father Raul, Brother Sam,
Kinikilala po ng Biren ng Kaysasay na ina at reyna ng Archdiocese ng Lipa. Ano-ano po yung mga paraan upang ipalaganap yung debosyon sa Birhen sa buong Archdiocese? Oh, okay. Sa lahat ng affairs ng diocese, lagi siyang sinasama. At siya ay binibigyan ng isang napaka-special place sa celebration kapag may mangyayaring malaking celebration sa cathedral sa San Sebastian sa Lipa City. Lagi siyang dinadala doon para maalaala na laging kasama ang ina sa mga magagandang biyaya ng anak para sa Archdiocese ng Lipa. Isa yan. At nagkataon na ngayon na nagsa-celebrate ang diocese ng 50 years ng pagiging archdiocese ngayong taong ito, matatapos sa June. So nagkaroon ng isang programa na lahat ng parokya dadalawin ng Mission Cross, yung celebration of our Jubilee, at aming sinama doon ang Birhen ng Kaysasay. So she's now visiting all parishes of the Archdiocese of Lipa, including the suffragan diocese of the metropolitan city ng Lipa, and at the same time, pati na rin ang religious congregations. Maganda. Tapos, at the same time, excuse me, ginagalpan nga pala na every time na the Archbishop would make a letter for all of us, lagi niya sinasama sa kanyang sulat ng mahalaga na ng Kaysasay. At ginawa rin namin na for her to be always seen by the Archdiocese, ginawa namin sa in celebration of the 50 years na ito ng pagiging Archdiocese na magdala kami talaga at mag-iwan ng image ng Kaysasay sa lahat ng parokya ng Diocese of Lipa. And we request that Father. In a very special place in their altars. Amen. Okay. Amen. Maganda nga pong effort yun, Father. Brother Sam, Father Raul, meron po bang organisasyon o samahan na nagpapalaganap dyan sa inyo? Parang ikaw yata head ba nun, Brother Sam? Father Nante, kami po ay may binuong Shrine Pastoral Council na nangangalaga ng mga programa namin para sa hindi lang sa simbahan, pero sana pati sa aming mga pilgrims, no? So, pero meron din kaming Kaysasay promoters. Meron kaming core group na ginawa para magpasimula ang pagpo-promote din ng pagdedebasyon sa Kaysasay. Pero isa sa layunin din ng aming grupo ay magkaroon ng talagang konfratria, no? Na talagang magpapalaganap, magkakaroon ng iba't ibang chapter sa iba't ibang panig ng bansa or ng mundo, no? Tapos magkakaroon sila ng mga kani-kanilang activity. Para sa ganon, mas lalo pang mapakilala ang Kaysasay. No, para hindi lang kami na nandito sa Kaysasay ay nakakakilala sa kanya. Hindi lang na yung mga pilgrims ang pumupunta dito, kundi na yung ina nila mismo makapunta sa kanila sa tulong ng mga iba't ibang grupo. No, na very fortunate nga po kami, Brother Ivan and Father Nante, na meron kaming mga lay volunteers talaga dito na tumutulong sa amin, no? Hindi lang sa liturgical celebration, kundi pati na rin sa mga ibang gawain ng simbahan. So ganun, that's how we do yung promotion to our devotion sa Our Lady of Kaysasay. Thank you, Brother Sam. Alam mo, Brother Sam, Father Raul, bago pa mag-pandemic, ilang beses na ako napunta dyan. Meron kayong mga unique promoters dyan, yung mga bata sa labas, yung mga nagtitita ng kandila at saka sa pagita. Sila yung mga nagkukwento, di ba? At alam ko, sikat yung mga batang yun eh. Malalaki na po ba sila? Oh, dalaga na yung maiba. Kasi iba yata yung nagkaanak na. Pero may mga bata po pumapalit, Father? Parang wala pa uli kasi nga nagkaroon ng pandemya. At the same time, we're trying our best na para bang to make sure na everything that they will say about the lady would be well-founded. At the same time, yung bang way to talk about the lady and her graces, eh hindi ba magkakaroon ng element na parang hindi dapat. So, pero hopefully, we will come up with a new set of with them, a new set of our
guide, to help people understand well the story of the lady, and then see her places here and in their hearts. Amen. Pero cute talaga yung mga bata na yan. Na-encounter mo ba yung brother Ivan? May ilan lang po noong po kami po yung nag-pilgrimage dyan noong parang kung di ako po nagkakamit 2016 po. Promise, may mga bata po mula po doon sa Basilica papunta po dyan. Yan po naging ano namin, naging procession po namin. At bilang panghuling tanong po, Brother Sam at Father Raul, sa darating po na 2024 po pala ay magaganap po yung 70th na anniversary ng inyong pontifical coronation ng inyong pong imahe. May mga plano po ba na ginagawa po ngayon ang dambana sa mga darating na buwan po na maganda pong malaman po ng ating mga kamanalakbay po? Si Brother Sam, ayan po. Sige po. Very fortunate nga po kami kasi next year ay 70 years. Pero this year naman po ay ilang years na po ba? 420th, tama po ba? Yung pagkakatuhan natin sa Kaysasay, no? So, itong dalawang taon po na darating ay very milestone years para sa atin, no? Sa lahat ng deboto ng Kaysasay. Pero siguro po ay for the next coming of months, ang council po ay nag-uusap, no? Susubukan namin na magkaroon ng mga celebration bawat month, simula fiesta hanggang sa susunod na fiesta. Siguro magkakaroon po ng teams para po nang sa ganon maigawa namin ang preparation, no, from this milestone year na sabihin na nating little jubilee year up to the next little jubilee year ulit namin hanggang 70 years. So abangan po natin yan. Mukhang masaya po ang mga darating na buwan natin at darating na mga taon. So ayan po. So siguro po pero nagsimula na po kaming mag-usap, no. In fact, dun sa last meeting po ay na bring up na po yung celebration namin. So as early as now, we'll try to plan ahead na po para po ay mapaghandaan ng maganda ang celebration natin. Ayan. Amen. Look, Brother Sam, sigurado masaya yan. Siyempre, hindi kayo pababayaan ng mahal na di rin. Brother Ivan, papasalamat tayo kay Father Raul, kay Brother Sam, kay Sister Jennifer na ating lay sharer. At syempre sa ating mga kamanlalakbay, sa ating mga viewers, salamat po sa pagsubaybay dito sa ating episode na ito sa Our Lady of Kaysasay. At bago po yung ating closing, anong challenge natin yung Brother Ivan? Siyempre, dahil wala po ang ating cute na cute na assistant parish priest na si Father JP, ako muna po yung gagawa, mag-challenge po sa ating mga kamanalakbay. So para po sa ating do whatever he tells you, at alam po natin ngayon ay season of Lent, at dahil po season of Lent ngayon, ini-invite po tayo ng Diyos na maglakbay at tayo po ay magnilay. Kaya po, kung kayo man po, mga kapatid ay mga whether in family o kaya po parish po, ay ang challenge po namin kayo doon ay pilgrimage. At syempre po, huwag po niyong kakalimutan mag-pilgrimage kung kayo po ay available dito po sa ating shrine ng Our Lady of Kaysasay. So ano po ang nangyayari kapag hindi po ginagawa ang ating challenge, Father Nante? Syempre po, mapangit. Amen! Amen! So mag-bisita iglesia tayo, mag-pilgrimage tayo ngayong mahal na araw upang magdasal, upang magnilay. Hindi kumain lang tsaka mag-outing, ha? Uli po, maraming salamat sa inyong lahat, Father Raul, Brother Sam at Sister Jennifer. Tatandaan natin, mga kamanlalakbay, anuman ang pinagmulan ng imahe ng Our Lady of Kaysasay, mahigit 400 taon na, ito ay kinilala natin, kinilala ng simbahan na ito'y larawan at imahe ng biren ng ina ng ating Panginoong Jesucristo. At napatunayan naman sa kasaysayan na siya'y laging nadyan. Maganda nga siguro na galing siya sa mga kapatid nating Chinese. Na ibig sabihin, siya'y para din sa hindi lang sa mga Pilipino, para din sa mga Chino. So maraming salamat sa inyo lahat. Viva la Virgen. Ngayon po, hingan natin si Father Raul ng final blessing. Good
di ba ang bago ang final blessing ay ang aking simbolong pagbati sa mga kamalalakbay mula sa Amerika, sa Canada, sa Norway, sa Greece, sa UK, Saudi Arabia, sa Abu Dhabi, Singapore, Australia, Guam, at iba pa, pati rin sa iba't ibang probinsya na nakasama namin dito sa pagdiriwang po through live streaming po sa dito sa Spira ng Pisas. Tayo po sa tumusa atin po na naman. Sa halo ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Kami po narito upang magpasalamat sa dalawa. Unang-una, sa mahal na Birhen Maria, sa kanyang napakalayang pagtugon ng oo para sa ikabubuti ng lahat ng tao. At pasasalamat din sa Diyos sapagkat pumili siya ng isang katulad namin na mag-ayos sa amin na kami may pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Tungdan na hindi aming pinapahayag at sinasapuso at inihangad na mangyari nawa sa amin lahat sa pangalan ni Kristo, sa biyaya ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Para tayong lahat ng makapangirihan at mapagmahal. Sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Inihahandog ng Arsidiosese ng Lipa ang Kasal, Kasaysayan at Dasal, an online pilgrimage. Napakapalad natin dahil hindi lahat ng dioceses ng buong Pilipinas ay nagkaroon ng pagkakataon na meron silang kikilala nating ina ng Diyos at ina ng probinsya. Module po namin ang ilog ay may tubig. Ilog po ba ito? Aba, oo naman. Ito ang ilog pansipit na mula sa lawa ng Taal at paibabay dumadaloy hanggang sa Balayan Bay. Dati malawak ito, malinis ang tubig at sagana sa mga isda. Eh, bakit po ganito na ang itsura? Naiba ang pagkakapatag ng lupa sa lugar na ito mula ng sunod-sunod na lumindol habang sumasabog ang bulkang Taal noong isang taon. Ah, kaya pala may lupa na ang ilog, puno ng water lily at kangkong, at naging tambakan na rin ng basura. Apo, yan ang nakakalungkot. Alam mo bang dito sa ilog na ito nalambat noong 1603 ni Juan Maningkad ang isang imahen ng Imakulado Concepcion na mas tanyag ngayon bilang Birhen ng Kaysasay? Paulit-ulit umanong nawawala ito sa unang pinaglalagakan hanggang sa luya ng hindi nagpakita. Habang nangangahoy ang dalawang batang babae, ay nakaramdam ang mga ito ng pagkauhaw, nang akma na silang iinom sa kalapit na bukal
ay naaninag nila ang kakaibang refleksyon sa tubig. At nang tumingala sila ay nakita nila ang imahen ng mahal na birhen na nasa itaas ng puno ng sampaga at pinaliligiran ng mga ibong kasaykasay. Matapos maghilamos ng tubig mula sa balon, ang may kapansanan ng samatang dalagita na si Juana Tanggi ay gumaling at nakakita. Dito na nagsimulang naging bantog ang pokpito. Ito ang itinuturo na kauna-unahang mayang aparisyon sa Pilipinas. Padre, parang magandang-maganda na po ang simbahang ito. Naku, oo, tari ka. Ayon sa kwento, taong 1639 ito sinimulang itayo. Yari ito sa Coral Stones at isa ito sa mga pinakalumang simbahan sa buong Pilipinas. Sa pagdaan ng maraming taon, higit pang nagpaiting ng pamimintakasi sa itinuturing ng Birhen ng Gala at sa marugdob na debosyon ng mga Batanggenyo sa mahal na Birhen ng Kisasay, ang maringal niyang canonical coronation noong December 8, 1954 na ginanap sa Basilica ng St. Martin of Tours sa Taal. Ang patuloy na paglaganap ng pamimintuho at pagkilala sa Birhen ng Kisasay ay nag-ugat sa mga himala at katuparan na kamtan mula sa Diyos sa pamagitan ng mahal na Birhen. Sa pagdaan ng mga taon, naging bahagi ng pagkapahalaga ng debosyon sa mahal na Birhen ay ang Dawn Procession galing sa shrine patungo sa Basilica tuwing First Saturday, pangalawang pagkukutom at ang pinakatampok sa taon ng piyesta ay ang fluvial procession sa Ilog Pansikit. Ang piyesta ng Birhen ng Kaisasay, Santa Maria, Poy ng Mahal, kay dami ng nakamtang biyaya mula sa ating pagkalingang ina, kaya't alaya natin. Wala pa akong 2 taon bilang rektor ng Dabana ng Birhen ng Kaisasay. Pero nasaksihan ko na kung paano ito dayuhin hindi lang ng mga taga-Karating Bayan o mga Batanggenyong deboto, kundi pati ng mga pilgrims mula pa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sa pagdaan ng panahon, naging malawak na ang debosyon sa Birhen ng Kaisasay. May mga individual at may grupong regular na dumadayo buwat pa sa Maynila, Pasig at Marikina, Laguna, Cavite, Candelaria sa Quezon at naging buhat pa sa San Fernando La Union. Dito sa palibot ng Taal Volcano, Taal Lake, Pacific River, itong creek na dinadaan ng tubig, pinaka-source ng spring of water ng balon ng Santa Lucia, siguro yung pinakamagandang pagganti naman sa kagandang loto ng Diyos sa pamagitan ng mga loto na naging ating balikan ang mga ito. Iloob ng Diyos na ang kanyang buto nana ay magkakaroon ng inang mag-aalaga. Si Kristo ang ulo ng sibahan at tayo naman bilang katawan ng mistiko ni Kristo ang ating Panginoon. At kung siya inalagaan ng mahal na Birhen, siguro itong aalagaan ng mahal na Birhen ang kanyang sibahan. Inyo pong natunghayan ang kasal, kasaysayan at dasal. Abangan ang mga susunod pa nating simbahan ng Arsidiosesis ng Lipa.